it's not healthy for myself. Gusto ko lang humaba yung aking buhay. So gusto ko ng peace of mind. Ayun po. Yan ang mga salitang nabanggit ni Bobet Vidanes matapos siyang makapanayam ng mga reporter sa set ng Lunch Out Loud tungkol sa dahilan kung bakit siya umalis sa It's Showtime. Si Bobet ang creator at nagsilbing director ng It's Showtime mula nung umere ito noong 2009. Ang Lunch Out Loud naman ay isang block time noontime show sa TV5 na nagsimula noong October 2020. Isang buwan nang umeere noon ang Lunch Out Loud nang hindi inaasahang lumipat dito si Bobet bilang isang creative producer. Sa naganap na interview sa kanya noong October 11, ipinaliwanag ni Bobet kung bakit niya nasabing ang toxic environment sa It's Showtime ang dahilan ng kanyang pag-alis sa show at pati na rin sa ABS-CBN na naging tahanan niya sa loob ng 19 na taon. Bakit ka dumating dun sa feeling mo mentally and physically toxic environment? Dati po kasi ako leader dun. Tapos? Ngayon po ang dami ng leader. Lahat po gusto maging leader. So it's not... Marami po akong information na... na nagugulat na malalaman ko na lang pa habang mag-i-ere na meron pala kaming additional host. So you felt bypassed, parang gano'n? If that's the word, I guess. Sa puntong ito raw, naisip ng director na hindi na siya kailangan ng programa kaya napag-desisyonan niya nang umalis. Subalit idiniin niya na bagamat wala na siya sa It's Showtime, ay namimiss niya pa rin ang mga host nito na sina Vice Ganda, Ann Curtis, Vong Navarro, at marami pang iba. Inamin ni Bobet na totoong pinutol niya ang komunikasyon sa mga ito para umiwas sa issue at para umano maghilom ang mga dapat maghilom. Bago ang interview niya sa mga reporter, ay tinawag muna siya sa stage ng mga host ng Lunch Out Loud para batiin at hinga ng mensahe para sa kanyang 56th birthday. Sa telecast, sinabi ni Bobet na napagkasunduan nila ng ABS-CBN management na sila na ang bahalang magpaliwanag sa mga host ng It's Showtime kung bakit siya aalis sa programa. Iniiwasan daw kasi niyang may maimpluwensyahan siya sa kanyang naging desisyon. Kaya malaking katanungan umano kay Bobet kung bakit tila hindi ipinarating ng management sa mga host ng It's Showtime ang tungkol sa kanyang pag-alis. Konting paliwanag lang po kung bakit ako, hindi naman ako natanggal sa ABS-CBN eh. Umalis po ako. Nagpaalam ako doon sa management na maayos. At ang sabi po ng management sa akin, alam niyo yan, na kayo ang magpapaliwanag sa mga artist ko. For some reason, siguro naman maintindihan niyo kung sasabihin ko na pag ako lumipat, baka sumama pa sila, eh, you don't like that. Pinili ko po yung health, yung kalusugan. Kasi po yung pagtatrabaho ko sa kabila, hindi na po healthy. Mamamatay po ako maaga. Ang ganda ng programa. Pero it's not healthy anymore. Samantala, makalipas ang ilang buwan, isang dating host naman ng It's Showtime ang naging usap-usapan ngayon sa social media. Ito'y walang iba kundi si Kim Atienza na isa na ngayong ganap na kapuso. Nitong November 13, nag-viral ang umano'y screenshot ng kanyang comment sa Facebook page ng kapuso host na si Camille Prats kung saan makikita ang shinare niyang post ng kapatid niyang si John Prats. Noong November 9 kasi, formal nang ipinakilala ng Dreamscape Entertainment si John bilang bagong director ng FPJs ng probinsyano. Si John ay panandali ang naging director ng It's Showtime matapos layasan ni Bobet ang show. Ngunit dahil director na nga ng FPJs ang probinsyano si John, nangangahulugan nito na tapos na ang trabaho niya sa It's Showtime. Sa post ni Camille ay mababasa ang comment ni Kuya Kim na tila may pinatatamaan. "Nothing is an accident, Mars Camille. Galing ni Lord, no? Iniwas siya sa sakit ng ulo." Hinala ng mga netizen, ang It's Showtime family ang tinutukoy rito ni Kuya Kim. Si Kuya Kim ang isa sa mga original host ng show. Taong 2017 nang kinumpirma niyang umalis na siya sa It's Showtime upang mag-focus sa kanyang image bilang isang knowledge expert katulad ng namayapang si Ernie Baron. Ngunit idiniin niya na wala siyang problema sa management. "I quit. I wasn't fired. I didn't have problems with the management. I love the show. My co-hosts are still my friends and I'm still touch with all of them." Taong 2018 naman nang banggitin niya na pamilya ang turing niya sa mga host ng show. "Yung Showtime kasi, si Anne and the rest, talagang ano yan, they are family to me and I still see them naman even I'm not on Showtime eh."
Sa katunayan, bumalik pa nga si Kuya Kim sa It Showtime noong 2019 para sa 10th anibersaryo nito. Kaya katakataka kung bakit bigla na lamang siya nakapag-comment ng ganun na tila ba pinatatamaan niya ang dati niyang pamilya. Kapansin-pansin din na nai-comment ito ni Kuya Kim matapos ang mini-reunion nila ni Bobet at ng isa pang former host ng It Showtime na si Billy Crawford. May napagkwentuhan kaya sila na hindi nagustuhan ni Kuya Kim? Toxic nga kaya talaga sa It Showtime? O may mga maling kwento lamang siyang naririnig? Well, sa talk show ng batikang radio host na si Christopher Min, kasama ang kapwa radio host niyang si Mr. Fu at ang kolumnistang si Lolit Solis, tila pinasinungalingan niya ang mga sinabi ni Bobet tungkol sa It Showtime. Nabanggit ni Christy na masyadong power hungry si Bobet, kaya imposible ang sinasabi niyang nasasapawan siya sa pagiging leader ng ilan sa mga host ng show. Nabanggit din niya na si Billy ang umasikaso ng paglipat ni Bobet sa Lunch Out Loud. Okay, o eto na, may sinulat si Salve tungkol kay Direk Bobet Vitanes. Ano yun? Tungkol daw dun sa kaya daw siya napunta sa LOL o sa TV5 dahil sa napipressure na siya dun sa... Vice Ganda? Sa Showtime, yung nasabi. Dahil si Vice Ganda? Nabasa ko yun eh. Ang sabi niya kaya daw siya umalis doon ay dahil napakarami ng gustong mag-leader-lideran. Kumbaga, meron daw yung pinapanganak na mga segment na hindi na pinadadaan sa kanya. Ako, publicly, sasabihin ko ngayon, hindi na ako nanonood ng Lunch Out Loud. Ha? Mula nung nangyari kay Robin Season, yung creative head, na walang ka-justisya nilang pinatalsik ng walang kasalanan. Mula nun, wala na akong pakialam sa show na yan. LOL yan na yan? Oo, LOL. Yung sinasabi naman ni Direk Bobet na kaya siya umalis, eh dahil marami nagle-leader-lideran. Mm-hmm. Imposible yun si Direk Bobet pa, na napaka-power-hungry, na may makalulusot sa kanya, na segment na hindi dumadaan sa kanya, babarilin niya yun. Pangalawa, hindi niya hahayaan yun. Hindi niya hahayaan yun, kasi nga, power play ang alam niya, di ba? Naniniwala ako na isa siyang kapitan ng barko na nauna pang tumalon kaysa sa mga tripulante niya. Siya ang iwan sa barko. Baka maganda offer. Diba? Mismo. Kamsat, maganda. Oh. Si Billy Joe ang umasikaso niya na eh. Si Billy Joe, na isa ring user at kalahati. Hindi pa natapos ang mga patutsada ni Christy kay Bobet. Dahil noong October 14, sa kanyang programang Christopher Minute, kasama naman ang kanyang co-host na si Ramel Chica, nabanggit niya na pinagtatawanan lamang ng mga host ng It Showtime ang pag-iyak ni Bobet sa Lunch Out Loud. Alam mo yung mga ganitong tao talaga, nakakaloka, walang forever Direct. Tandaan nyo yan. Walang forever. Ano mang bagay na kinuha mo ng sapilitan, hindi magtatagal. Sa totoo lang. Kaya pinagtatawanan siya ngayon eh. Ang luha ng buhaya, crocodile tears. Kasi may katwira naman na pagtawanan siya ng mga kasamahan niyang iniwanan niya eh, di ba? Nabanggit din sa programa na hinamon ni Bobet ang ABS-CBN management na tapatan ng sweldong matatanggap niya mula sa Bright Light ang production sa likod ng Lunch Out Loud. Hindi, ang totoo, nung makipag-usap na siya dito kaya Bright Light, nakipag-usap siya sa mga ehekutibo ng ABS-CBN at sinabi niya, eto ang offer sa akin, tapatan niya. Eh, alam naman natin, di ba? Buslong-butas ngayon ang ABS-CBN. Hindi sila po pwedeng makipagtapatan ng presyo na mataas. Yun ang dahilan nun. Kaya, naku, tumigil ka na sa kaiiyak. Baka yan ang dahilan pagkabulag mo. Makalipas ang ilang araw, noong October 18, sa kaparehong programa ay ibinunyag naman ni Christy ang umano'y masamang ugali ni Bobet noong nasa It Showtime pa ito. Itinaya pa ng radio host ang kanyang pangalan upang idiin na totoo ang mga sinasabi niya. Eh, uupo ba naman ang mga taong pinaringgan niya at pinatamaan? Uupo na lang ba at tatanggapin ang kanyang mga sinasabi? Eto po, itinataya ko po yung pangalan ko dito kasi sa akin po nag-text yung mga taong dati niyang kasama. At ito po ay paninindigan ng mga dati niyang kasamahan at paninindigan ko rin po ang sinulat ko ngayon sa PSN. Eto, bibigyan kita ng sample, Romela, para magising ng kaunti itong may kaangasang direktor na ito. Okay. Meron siyang meron text sa akin na ganito ang sinasabi. Okay? Nay, sinungaling si Bobet. Lagi niyang sinasabi, ang bobo ni Vong Navarro.
si Vice naman, basura talagang ugali ng bakla. Naririnig yun ng mga cameramen sa headset. Huwag siyang magsinungaling. Yun ang punto. Di ba ang director na sa director's booth? Siyempre, yes. Marami siyang mga kasama doon, yung mga kumipindot. O, bigyan mo ko ng dos, ibigay mo ko sa tres, technical director ang tawag doon. O, bigyan mo ko ng close-up ni ganito, ECU ni ganyan. O, quatro tayo dito, tres tayo dito, si Direk Bobet yon. Yung titi niya, tagapindot yon, technical director. Yung mga sinasabi niya, siyempre nadidinig ng mga cameramen at saka ng floor director. Diba? Hindi lang siya nakakarinig nun. Yung mga tao sa floor na binibigyan niya ng senyas, na, siyempre pag sinabi niya, bigyan mo akong tres dito, si camera 3 nakahanda yan para i-push, diba, yung buton. Okay? Gaganunin ng TD, ibibigay naman ng cameraman. Hindi siya po pwedeng magsinungaling kasi yung mga sinasabi niya habang nasa booth siya, nadidinig. Naka-headset ang floor director at ang mga cameramen. Katulad yung mga girls, yung mga 24K, di ba? Mm-hmm. Yung mga girls, ang bobo talaga nito, mga babaeng to, magaling lang magsayaw. Mga ganon. Alam mo, pagka ganon kasi na nag-patong-patong na yung mga salitang ganon, hindi po po, inis na inis ako sa eksenang yan, Crocodile Tears. Okay. Pagka ganon kasi patong-patong na, nag-uusap-usap itong grupo, natural, di ba? Opo, siyempre. Hanggang sa ngayon po na ang itinuturo niyang dahilan ay ang mga taga-Showtime, hindi po basta mauupo. Maglalabas sila ng kanilang opinion tungkol dito. Matapos ito, ay sunod-sunod na ang naging pagpaparinig ng ilang mga host ng It's Showtime kay Bobet. Matanggal isa sa mga pasaring na ginawa ni Vice Ganda ay ang tungkol sa ginawa o manong pambubuli ni Bobet sa co-host nilang si Karil. Masakit yun. Kahit nga sa game, kahit sa chat group lang eh. Diba yung biglang tinanggal ka, diba? Parang removed from the... Ay, ba't ako na-remove? Eh, paano kung dinilit mo naman yung pangalan mo? Hindi, kung ikaw ang nag-leave, okay yun. Pero yung ni-remove ka sa group, o kaya yung may chat group kayo, tapos may iba pa palang group na lahat sila nandun, ikaw lang ang wala. Oh! Diba? Aminin, ginawa natin kay Karilian dati. Ano yung grabe! Grabe naman ko sabihin! Ba't sinasabi mo pa yun? Sino leader nun? Sino leader admin nun? Sino? Yung director ang leader. Ay! Ang pinakahuli ay ang pag-welcome nila sa pinakabagong host ng It's Showtime na si Ogie Alcacid. Welcome again. At wala kang dapat ipag-alala, kayong dalawa. Wala kang dapat ipag-alala yung pagiging bago mong bahagi ng Showtime. Alam to ng director namin. Aware siya. Ipinaalam mo. Isa siya sa mga nagdesisyon. Aware siya. Just like always. At pagkatapos nga ng insidenteng ito, tsaka naman nag-comment si Kuya Kim sa post ni Camille. Bandang alas 2 ng hapon na i-post ni Kuya Kim ang kanyang controversial comment. Mga 2 oras na ang nakalipas simula ng patamaan ni na Vice Ganda si Bobet. Coincidence lang kaya ito? O nagkakaroon na talaga ng kampihan ng 2 kampo? Totoo nga kayang toxic na sa It's Showtime? May mga katotohanan nga kaya sa ibinunyag ni Christopher Min tungkol sa ugali ni Bobet? Ano ang ibig sabihin ng comment ni Kuya Kim? Kanino ka mas naniniwala? Pag-usapan na natin yan sa comment section. I-like at i-share nyo na rin ang video na to para mapanood pa ng mas marami nating mga kapamilya. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel at huwag na huwag nyong kakalimutang pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga latest kapamilya updates. Salamat!